May sabay. O Lord, our Lord, how excellent is Thy name in all the earth. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita. We pray na may pagpala. Kahit medyo late kami, Lord, mabilis lang na sa 9 verses lang, but makapangyarihan, basics, Lord. I pray, malayan yung bawat isa. Tugawin niyo po kami, Lord. Hawaan niyo rin aming lagayan na kailangan namin sa protection sa inyo, Panginoon. May iba, talino, favor din, Panginoon. Tulong, Panginoon, lalari pang bawat isa. Salamat sa aming bilang. Ibang malalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Ako po na po. Mas onasin na. Sakto lang yan. I-lunch naman tayo. So, kahit tumingin sa oras. This time ay... Itang po, ha. May aking ano. Familiar po ba yung chapter? Very familiar po yan. Sikat na sikat. Kinote yan sa Hebrews. Nasa second part. Anyway. So, sabihin pala muna. Ano yung sabihin ng name? Pangalan po, Pastor. Alam mo na yan. Kaya ano na-represent ng name? Bakit ka may name? Pero kailan pala ganoon ng apelido yung mga tao? Minsan nag-iisip ako kasi, saan nga ako yung apelido nito? Kasi iba-iba yun. Ano? Naisip niyo na ba yun? Kailan? Naisip niyo, di ba? Sa Pilipinas daw, hindi ko alam sa ibang bansa, sa Pilipinas kasi tayo na, ay sakop dati ng Kastila. No? So, basta nung period na yun, para daw madali tayo i-tax, makilala. Ayan, namili, kung kanya-kanya namili ng apelido. Kaya ang dami ng ibang apelido kasi common. At kahit sa Mexico, Spain, ay madalas na apelido. Mexico. Cruz, De La Santos, De La Cruz, Rivera, De Los Santos. Ayan. So, ano yung sabihin ng name? Sabihin mo lang po, yun yung tinutukoy yung tao, no? O yung sino yon. So, hindi exacting siya yun, pero nirepresent ng pangalan siya. And then, ano sabihin ng excellent? Excellent. Ha? Kahanga-hanga. Ano na? Maganda, mabuti, magaling. Above the standard, excel, di ba? Pag nag-excel, ito yung success. Superior, surpass in accomplishment or achievement. To be distinguishable by superiority. Surpass, ha? So, lagpas sa iba. Okay, yung title natin ngayon, nakita nyo naman kanina. Inulit po, dahil kanta to, inulit sa umpisa, sa huli, sabi dyan, excellent is thy name in all the earth, no? Lord yan, the Lord. And sabi niya ulit, O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. Kung sinabi, how excellent, grabe. Ganun yan eh. So, ang objective natin ngayon, para ma-appreciate natin ang Panginoon. Kasi again, kaya misaya, tinatambad tayo sa maglingkod sa Diyos. Nag-umpisa yan sa appreciation. Ibig sabihin, pag walang kwenta sa iyo isang bagay, parang atin ka, hindi, okay lang. Maaga ka o hindi, okay lang. Diba? Kasi hindi ganun kahalaga sa inyo. So ngayon, tingnan natin yung ang objective natin, appreciate natin ang Panginoon. Ganun kasimple, no? So, pero very basic to. So, ano po tayo? Sasama natin sa ating series sa Psalms. So, nasa 8 na tayo. So, anong siya ng creation naman? Mga basic eh, no? Create. So, sino mas magaling? Yung nag-create o yung create? Siyempre, nag-create, diba? Kaya uso ngayon, yung AI na yan, sinusubukan ko. Parang yung Facebook, diba? Nagkaroon bigla ng button. Meta AI. Ano kaya ito? Sabi nung iba sa Facebook, para sa mga taong walang kausap. Yung Messenger eh. Ito nalagay doon. So parang ChatGPT rin pala.
Siyempre, sinubuhan ko. Nakasin, hindi ko sinubuhan ng una. Ngayon, sinubuhan ko. Kasi kala ko makakatulong sa ating ano. Kasi pag minsan gusto kong makita yung mga nasoloy na natin. Mga sakaling matulungan itong AI na to. Hindi naman pala. Pag tinanong mo siya, sabihin niya, i-search mo, punta ka dito. Ganun din pala eh. Gusto ko lang sabihin dito, minsan, ina-hype lang nila. Alam niyo yung hype, di ba? Lagi binabanggit dito eh. Para bumili tayo kasi gumastos po sila ng gusto dyan. Actually, bumagsak po yung market niyan. Pinamahal nila ng gusto, yung mga chips na ginagamit nila, Nvidia, yumaman dyan. Mas kailangan daw mabilis, kaya siya ganyan-ganyan. Kasi parang tao nga naman pag kinausap mo, di ba? Parang. Kaya hindi pa rin. Dahil ako pag-gamer ako, alam ko to, robot lang din to eh. Siyempre, tinanong ko ng mga importanteng sagot, tanong. O siyempre, wala. Pakibagawin nga itong electric fan. So, bago nasabi yun kasi po, mas lagi na mas magaling yung nag-create sa create. Kaya, pag ang galing talaga ng tao, biruin mo yung gumawa ng ano, robot. Talaga, isa nang gumawa sa tao. Diba? So, never ka nga hanga sa tao na ang galing talaga ng ano. Ano ba mga magaling na ginawa? Ang galing talaga ng cellphone. Tinatawa na ngayon ng cellphone ngayon, di ba? Sabi kasi, yan, yung Samsung, tsaka yung iPhone, wala nang ano, wala nang bagong development, di ba? Last year, halos ganyan din. Last year, halos ganyan din. Ano nangyayari? So, yung sabihin, kung may hahangaan man tayo, at yung bagay na magpapag gising tayo sa atin sa umaga. Ay, gusto kong gawin to, kaya gising umaga. Kasi hanga ka sa kanya, maayos to. Hindi ko susuko to. Hindi ko tatama rin dito. Dapat ang Panginoon nyo, dapat namangha tayo sa kanya. Kasi ganun na ganun, exactly mangyayari. Pag hindi tayo hanga sa kanya, eh wala, may Diyos din yung Buddha, yung 80s, walang Diyos, okay lang naman eh. Hindi mo pa sinaintindihan, dapat mo maintindihan. Yun eh. Kasi pag ina-undermine tayo ng mga kulto, nakala mo, eh, alam yung sabi ng pastor eh. Hindi mo na-appreciate. Pero, kaya yun ang goal natin ngayong umaga. So, hindi natin yung name, excellence, creation. Ito lang, apat na points lang to. Napaka-exe lang nito. 9. Tama, nga madali tayo. So point number one, mga points to consider to appreciate the excellence of the Lord. By the way, may hinahangaan ba kayo? Madalas ganyan yan, di ba? So, bago tayo mag-take off. Kasi yung mga taong, alam nyo ba yung mga kabataan siyang gumagastos daw? Nung panahon namin, uso po yung mga rock and roll star eh. Alam nyo ba yun? Alam natin, mga tanga nyo kasi. Di natin. Naturuan tayo. Pero nung mga, pag hindi ka naturuan, ang gagaling nito. Ngayon naman, mga K-pop, nusunod mo, pati gupit. Kahit mga kang ewan. Hindi mo alam yun kasi hinahangaan mo sila. Kasi excited ka lagi pag yun ang topic. Di ba? Anime. Ang galing ng mga anime. Ang galing mag-drawing. Ang totoo, magaling mag-drawing. Ang kwento, kamusta? Di ba? Ano sasabihin doon? Ayan, so yung hinahangaan na, so yung ginagawa ng mga follower ng mga rockstar, kaya napapahamak din yung mga kwentong ganun, mga babae pa minsan. Ginagawa nila, may tour sa United States, ang kaya minsan saan. Ginagawa, sinusundan nila. Hindi sila kontento ng concert lang sa isang lugar. Kasi talaga mga ano, idolater na, mga na-brainwash na eh. Halimbawa, may pera, yung iba nga walang pera, nangihiram. Ganun yung buhay ng ibang mga hippies dati. Ayun, minsan, nare-rape daw yung mga gano'ng mga babae. Kasi idol-idol yung mga rockstar. Minimit nila yun. So, mga ewan. Parang ewan. Kasi yun yung nagpapaano sa kanila. Doon sila ganado. Doon sila ang pangit. Kaya sana hindi tayo gano'n. Kaya nga, sabi ko sa'yo, nakusap ko last time parang sa hapon na sa halahala. Ang hirap, parang inaagaw mo yung ano ng ano eh. Yung attention ng tao. Tinuturo mo salita ng Diyos. Inilalawit mo sa Diyos. Yung sanlibutan naman, ina-attack naman sila. Kasi mga kulto, ganun din. Kasi mga Facebook ngayon, usong-uso yung ano,
commercial pa siya ng iglesia ni Manalo. Siyempre, yung mga baka nakita nun. Alam mo, parang gumagana sa Facebook. Kaya pag nagbayad ka dun, lilitaw yung sa newsfeed ng mga taong walang magawa, kundi mag-ganun. Ayun, nagtuturo. Preacher to, painggan ko nga. Yung mga baguhan. Wala kang sariling church. Ah, ganun pala yung turo nito. Naloko ka na. Okay, kaya mag-iingat tayo. So, saan pa ako mumpunta na? Nakawala talaga ako. Ayan, yung hinahangaan natin. Okay, tuloy na tayo dito. Points to consider to appreciate the excellence of the Lord. So, paano hindi tayo naliligaw? Hindi yung ibang tao o instrumento ng Diablo, ano man yan, laro, pansarili ba, yung mga laro, ano yan eh. Lahat yan may elements ng witchcraft. Dati hindi ako niniwala yung pastor niya, pero ngayon, alam na, alam, kitang-kita ko na eh. Di ba? Kahit siya, alam, mga batang lalaki, ganito, yan, itong mga to. Maglalaro ka lang ng ML, di ba? Ano yung tsura ng mga karakter na babae doon? Di ba? Warrior yun, warrior, pero labas dibdib. Ba't ganun? Kasi lahat ng mga kaano sa'yo sa attention mo, nilalagay doon. So, ang hirap labanan, pero kaya yan. Ah, pero, yun nga, kailangan kilala mo ang Diyos. Doon ka, pangalan pala ng Diyos, ano ka na? Amen ka na agad. Pero yung, again, ginagamit yung mga kulto yan, pero ngayon, kaya inaalam natin exactly yun yung totoong pag-appreciate. So, number one, paano natin ma-appreciate? Dapat natin ma-appreciate ang Diyos. Hindi tayo makagawin attention natin sa ibang bagay na, ano sabi kanina, yung excellent, superior. So, yung mga kalaban yan, yung mga inferior, yung mga walang kwenta, yung mga medyo masaya, pero bandang huli, wala pala kwenta. Katulad ng mga games yun na kahit ma-level 1 million ka dyan, wala ka actually na-accomplish. Magaling ka nang ano, mabilis yung kamay mo, ganyan. Kaya tawa ko yung mga engineer. Gumawa tuloy ng mga ano eh. Iba kasi papagalingan dyan, yung mga piano. Ayun, galing ko talaga oh. Yung mga engineer na walang magawa, na ano lang, gusto naman. Pag-aralan yung ano, gumawa sila ng pangpindot. Katuwaan lang ba? Yan yung mga engineer eh. Anyway, ibig sabihin, hindi ka dapat nagiging fulfilled dahil naka-level 2 million or something niya sa game. Kasi games lang yan. So dito, appreciate natin yung number one. Paano natin ma-appreciate ang Panginoon? Sabi dito, O Lord our God, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. So gano'n yung glory ng Diyos? Gano'n katindi? Gano'n kataas? Lagpas la langit. At hindi lang langit, langit ng langit, le heavens eh. So lagpas yan sa ulap, lagpas yan sa ano yung limang layer daw ng atmosphere, yung mga science dyan. Ano yung pinakababa? Troposphere. Stephen? Mesosphere. Stratosphere. Exosphere. Ionosphere ang paborito ko dun. Lagpas pa dun. The space. Ano ba? Wala nang sphere. Every sphere. Third heaven yan. Ang point ko lang po dito, the Lord is the best in everything. Amen? Tandaan nyo yan. Pero simpleng-simple lang yan. Pero kaya nga, dapat, kung na i-impress ka sa kung anong technology, yung ganda ng kung ano, ganda ng sasakyan, ganda ng babae, kasi ganun yan eh. Ano binibida sa newsfeed mo, yun yung sa sanlibutan. Ngayon, mayroon din mga kultong Nike, Word of God, pero bandang huli, hindi naman mga ligtas. Hindi ka dapat ma-impress doon. Okay? Ang Diyos ang pinakamagaling sa lahat, kaya siya yung kilalanin mo, alamin mo, kung anong gusto niyang gawin mo sa buhay mo. At sinabi naman lahat dito sa Bible, kailangan lang natin, sabi nga ng isang pastor, minahin mo. Alam niyo, mina, di ba? Natakil na natin sa Job eh. Makakuha ka nung gintong-ginto kalaki, kaya ang mahal niyan, ang dami mong i-break na stone, hindi mo nakukuha ng, ay, may ginto doon, ginto kalaki. Hindi. Gagawin mo ito, hukain mo, i-break mo, and then, tutunawin, and then, aalisin yung mga may chemical, ano pa, ang dahil proseso, magaling dapat yung chemist dyan.
nakakuha ka na ng ginto. So, ganun din actually salita ng Diyos. Di ako maasa dito na amen lang. Uy, nag-attend ako dyan sa inyo. Parang wala akong nakuha. Ilang beses ka ba umatid? Isa. O dapat kaya inuuna natin yung kaligtasan eh. Kasi hindi mo talaga maintindihan yan pag di kaligtas. So, gusto ko sabihin, ang Diyos ang pinaka-the best. Siya yung i-pursue mo. Ibig sabihin, kailangan siya makilala. Ano ba siya? Sino ba siya? Ano yung gusto niya? Gaano siya katalino? Ano yung ginagawa niya? Paano siya nag-ooperate? Ano yung hindi niya gusto? Paano siya nagpakilala sa mga tao? Paano niya tinawag yung mga lingkod niya? Yun yung dapat alamin. Kasi siya yung the best eh. Kaya nadadaan natin minsan sa structure ng church eh. Paano ba nagkaroon ng pare? Kunwari. Ano yan? Mga... Hindi na nagkakamali ha. Correct nyo rin ako. Pero yun ang alam ko eh. Nung may kaibigan siya dati na... pinsan niya magpapare pero hindi naging pare. Alala niya yung kwento ko doon. Hindi niya alam bakit siya na. So pag nire-research mo rin, kasi secret yun, secret. So may possess silang medyo weird. Pagpili din ng pub, ganun din. Kaya so may usok pa lumalabas. Tama pa. Naalala ko may usok na lumalabas pag may mga, ay, nakapili na ng pub. Eh mga newsfeed ngayong week, di ba? Kaya so may, si Pope, merong ina ng cardinal sa Pilipinas, at tuwan-tuwa na yung mga panatik ko dyan, hindi naman alam ibig sabihin nun. So kung ang Diyos ang the best, oh, itong maganda illustration din, para yan, mga nag-aarong tabaho, ah. Pero ano nyo, consider nyo rin. Isa sa mga gusto nyo maging successful sa buhay, okay, to some degree successful, di ba ang ginagawa ng karamihan, hinahanap nila yung pinakamagaling na employer. Ganun naman eh, kasi kung malaki yung maganda employer, maganda yung business, mayaman, pati bansa, kasama ka dun. Ang ginagawa nila, hanggat maaari, may target company na yan. Kayo, ano kayo? Ito, mga Google na to. Actually, lamang ka dyan, mga babae doon, lamang dyan eh. May ganyan leaning yung Google eh. But anyway, so yun, so naghahanap ka, medyo okay yun, to some degree okay yun, kasi nga, ganun ang ano dyan, malaki bagad ang bigayan dyan, kasi magandang kumpanya, okay? Hanggat, ano, so ganun din sa iba, yung mag-migrate, anong magandang, ano, may pera ka talaga, saan magandang bansang tumira? Yan, saan? Kanya-kanyang ano yan eh, papaganda para kung mag-migrate ka doon, mag-bayad ka doon, and then, syempre, may proseso yan. Huunlad ka kung yung bansang yun, yung talagang ano, at maraming bansang ganyan naman talaga. Ito some degree, talagang totoo din. So, ano pa? Yung pinupurso ng mga tao na para mapabuti sila. So, ganito yung school. Yan, di ba? School. Yung target nyo yan eh. Anong maganda school? Doon ako mag-a-apply para pag graduate ako, kesyo sigat na school, tanggap agad sa trabaho kahit wala akong alam. Kasi tagaan na yan eh. So yung point ko lang doon, o sino po po sa buhay natin? Di ba? Ang Diyos ang i-pursue mo sa buhay mo, huwag mong papabayaan, huwag mong i-sisang tabi sa Diyos. Na parang hindi siya importante. Maraming gumagawa niya. Yung karamihan, kasi yung mga tao, alam natin yan eh. Kaya nga daming kulto eh. Ang ginagawa niyan, parang alternative mo. Ayaw mo sa tunay. Kasi Catholic na lang, at least ano yan eh. Parang halos, parang hindi naman Kristiyano eh. Pero hindi ka masasabihan hindi ka Kristiyano kasi Kristiyano nga eh. Di ba? Nakita mo yung mga santo nila, di ba? Si Kristo daw yon. Kahit hindi. Masaya nakukuha niyo yung drift ko. Ang Panginoon ng the best sa lahat ng bagay. Siya yung i-pursue natin. Yung idea niya, yung counsel niya, alam yung counsel? Pag may sinabi siya, kunwari, ito si Stephen. Nga, nagtanong sinong bata dito. Ay, tanong lang, kunwari, si Kuya John, tsaka si... Hindi, matanda na lang. Wala, itong dalawa. Yan, tatlo kayo dito eh. Kunwari lang itong si Edgy. Yan, adult na yan eh. And then ito, kunwari, adult. Mga ka ng adult eh. Ngayon, si Mark magtatanong. Ang tanong niya, Kuya AJ, ano bang magandang tabaho? Yan, madalas sa church, di ba? Ano magandang tabaho sa akin? Sabi ni AJ, naku, mag-ano ka na lang, huwag ka na mag-aaral. Ano ka na lang, magsipag ka lang, okay na yan. Ang sinabi sa'yo, kunwari lang. Eh, si, ano, si Rain.
Siya nung tinanong mo, nasabi niya, nako, ibenta mo lupa at bahay mo para lang makapag-aral sa ganitong ano. Sino susundin mo? Ha? Hindi ka tinatanong ko sino. Ha? Wala. Hindi, gusto ko lang illustrate. Kung sino sa kanila yung alam mong matalino, no? Doon ka susunod eh. Diba? Kasi alam mo, yung sinabi niya, makakatulong sa'yo. Diba? So medyo simpleng illustration lang yan. Pero obviously, meron pang mga ibang factors yan. Godly ba yan? Diba? Kung ma-experience niya, successful ba talaga siya? Totoo yung success na nakuha niya sa hindi pandaraya. Yan. Yung gusto kayo, kaya ngayon, balik tayo sa Diyos. Sino ba yung talaga successful sa lahat buong mundo? Mga bata, ganun eh. Pinakamagaling sa buong mundo. Hindi lang buo, universe nga eh. Basta ginagamit lang siya ng pangalan niya eh. Di alamin mo rin kung sino gumagamit lang sa pangalan ng Diyos. At yung talagang naniniwala at nakakilala sa Diyos. Doon tayo pupunta. Amen? Amen. But the Lord, number one, the Lord is best in everything. First, highest. Sabi dyan, glory above the heavens. Ito yung pursue mo, appreciate mo siya. Alamin mo yung gusto niya. And then, i-pursue mo siya ano yung gusto niya para sa akin. Kasi itong magandang bagay dito, mahal ka niya. Gusto niya mapabuti ka. So ngayon, alamin mo yung dapat na gawin mo according to him. Hindi kung sinabi ni Vice Pangit o kaya ni Oprah o kung sino man yung nakikilig mo sa TV. By the way, huwag ka naman ng TV. Amen? Number 2. Verse 2, sabi dyan, out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest steal the enemy of the avenger. So, ano yung steal? Tagalogin ko po, ha? Tama yun, pero yung eksaktong nasabi dito. So, out of the mouth of babes, so yung mga babes dito, baby, and suckling, talagang baby to. Diba? Thou was ordained strength. Malakas ba ang baby? Normally hindi, wala nang ano yan, diba? Hindi nga makabangon yan eh. Kasi sabi na salita ng Diyos, ang Diyos, binigyan sila ng lakas para pag nakita nung ano, ang lakas naman ng baby na yun. Pag sinabi still, yung para kang na namangha, nagulat, at pag dahil nagulat ka, ano nangyari sa'yo? Naunang tapang-tapang mo. Natigilan ka. Still. Matatakot ba ang, kunwari, sino ano dyan? Sino bang uso na ngayon, UFC? Hindi ko kilala eh. Yung mga ano ngayon, di ba? McGregor, patay na ba yun? Kaya nagkasakit na tayo, natalo na yun. Alam mo ha? Kaya grabe lalakas siya mga yan. Matatakot ba sa baby yan? Pero pag ang Diyos ang nagbigay ng lakas sa baby, nakita niyo yung ano, yung palabas na naman. Kunwari, kunwari si Jack. Pag binigyan ng lakas ng Diyos yung baby, yun yung sinasabi dito, obviously meron tong talinaga. Kung si Jack, ang dami yung powers. Nag-aapoy, nag-invisible, may kung ano man yan. Naku, ayoko dyan. Takot ako dyan. Kaya ang second point natin, lahat ito pupunta dumami sa excellent name of the Lord. So, paano nagbibigay at paano dapat ang ma-appreciate ng Diyos? Kasi ganito po yan. Bigyan ko maraming kwento kailangan ko dito. Nakakita na ba kayo ng taong nung una parang walang magagawa sa buhay? Uhugin, diba? Sino mong kilala niyong ano? Success? Kung nasa si Brother James na lang kasi wala mo. Kung nasa si Brother James dati, uhugin, nari lang ba dyan? Hindi ko alam. Sports ka naman, di ba? Na-imagine si Brother Jess kasi laki lang ko nari ni Rafi. Eh, yung mga kakapitbahay, minsan nag-aasaran yan, di ba? Eh, si Jess, walang mga nangyayari sa buhay nito. Di ba? Ano to, binubuli-buli, kinukutos-kutosan. After how many years, di nila alam, matalino pala yung bata. At nagabayan pa, at yung bandang huli, maayos sa tabaho, tapos nasa Discerning Baptist Church pa. Malino pa, ginahit pa ng Diyos, pinagpala. Ngayon, yung tambay sa kanto nyo. Sino ba yun? Si James ba yun?
Gabi, magbihis, nakabaron pa. Lumabas sa Innova. Daming anak, may nagpala. Mamang hayo. Hindi nalalaban yun, hindi na makikipag. Hindi ka na ako magbully nun. Basta, kasi ramdam niya agad eh. Yung buhay niya, walang kwenta pala kung pala sa'yo. Amen? Ang daming beses na nangyayari niyan. Amen. Yung kwento lang natin, yung di lang kwento, yung katotohanan ng Thursday. Naalala niyo po, si Hezekiah. Nakita niyo kung gano'n siya nilait, ano? Parang may script to siya, eh. Rabshak eh. Ito, sabi ng hari namin, di ba? Sumuko na kayo, hindi kayo mananalo. Inasar-asar pa siya, bandang ko, siya yung patay eh. So, madalas nangyayari sa Bible at even sa buhay natin. Sa sa boxing, sino mga galing na tao sa buong mundo, na bansa? Hindi mo masabi, napansin niyo ba yun? Kahit Pilipinas na, walang kwenta yung mga Pilipino ngayon, mga Pilipino. Eh, minsan nagkakataon, pinanganak dun yung malakas. O nung sinabi niya nung Britain, tulog. Diba? Pati mga Amerikanong Negro, eh, lalakas yung mga Negro din eh. Ang ancestry niyan sa mga slave, ano, di ba? Pinapataob din ni Pacquiao, amen? Hindi okay Pacquiao, ha? Okay, boboto doon. Pero, example lang, nakarelate yung mga tao. So, pag nangyari yun, mamamangha yung kalaban. At ano yung pinaka gusto kong point dito? Ang Diyos ang nagbigay. Kaya point number two, He can use the lowest, weakest of people for His glory. Paulit-ulit yan sa Bible. Sinabi yan sa... Yung, sabi kayo yung ano, nabi sa Romans ba yun? First Corinthians pala, sorry. Sabi niya yung Paul dito, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Sa Tagalog, ito na sa church. Tingin ka sa church. Kasi alam naman natin na yung mga kahit mayaman yung mga di naman ligtas, wala yung kwenta yun eh. So doon lang tayo sa legitimate church. Tingnan mo yung church daw. Sino yung naliligtas? Sino yung ginagamit na tunay ng Diyos? Hindi yung nadadaan kami sa Catholic Church. Ang dami nitong mga to. Ginagamit ba ng Diyos yung pare? Tsaka si Pope? Kung ligtas ka, alam mong hindi. Ginagamit niya yung tunay na lingkod niya. Anyway, so, kasi sabi ni Paul dito, pansinin nyo, sino ba yung ginamit ng Diyos? Napansin nyo, hindi ganong karaming matatalino. Matalino din ang lingkod ng Diyos, pero hindi yung katulad nung pinanganak pa lang, prodigy na, no? 3 years old pa lang, nagbabasa na ng ano, Greek. Hindi naman, pero may ganun daw eh, parang 5 years old. Meron. Isa mga translator ng KJV, ewan ko, nung tsura, ay, ba si Richie, tsaka si ano, di ba? Minsan, umahanga ako dyan eh. Kinausap mo, kala mo, matanda na eh. Isya na kasi parang ano, baby pa rin. And si Aiden din, ganun din. So pero pansinin nyo daw, yung mga ginagamit ng Diyos, hindi necessarily napakatatalino. So hindi mo kailangan mag-survey, pero subukan mo na i-survey. Kung kaya mo. Then not many mighty. So yes, ginagamit ng Diyos yung napakalalakas, pero hindi lagi. At marami siyang ginamit, hindi ganun kalakas. Ang daming kwento niya sa Bible, sa Old Testament. Si Gideon. Diba? Yung Israel mismo. Ba't ganun? Not many noble. Yung ibang pinanganak na maayos, may nag-aral, mayaman, maayos na. Pero minsan di ginagamit yung anak. Anong ginawa ng anak? Nagsarili. Baka sarili, puro pang sarili lang. Ginamit ng Diyos. Hindi, hindi. And then, but God has chosen the foolish things of the world. Ba't ganun? Obviously, hindi foolish yung lingkod ng Diyos. Pero sa umpisa, so, umpisa para siyang full, di marunong, itatransform ng Diyos yung taong yun. Dahil nagpagamit siya sa Diyos. At ang purpose na sabi diyan, to confound the wise, nalito ngayon yung wise. Parang itong verse din natin. Nagtataka yung mga kunwari. Ano, parang mga chismis kasi mga inimbento ng Pilipina. Pero, kunwari nalang, may Pilipina naka-invento ng ano, water engine, kung ano man yan. Mamangha yung mga, paano nila nagawa yun? Diba, tahan dito yung mga lahat ng funding dito sa ating ano bansa. Magugulat siya. Pati yung nga, pati sa Olympics, ganyan. Paano nangyaring natalo ni Yulong? Wala nang funding yung mga yun. Halos wala.
Nagugulat sila. Yun ang mismong ginagawa ng Diyos. Yun ang style niya. Hindi lagi ha, pero madalas. God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. So, eksaktong quote to sa close reference din sa ano natin. And point natin ulit dito is He can use the lowest, weakest of people for His glory. So, encouragement pa sa mga sino sa palagay niyo dito mga ano, kaya tinatanong anong top mo. Madalas yung mga magiging leader dyan, yung mga talino, bata pa lang. Madalas, hindi rin lagi. Pero maganda sa gawain ng Diyos, ang dami, wala, marami pang bagay sa buhay ng tao na hindi lang yung pagyaman eh. Though madalas yan ang ano natin, inoconsider ng sanlibutan. Yan ang alam ng sanlibutan eh. Mayaman ka, successful ka na. Pansin na yung mga successful na tao dito, anong ginagawa sa buhay nila? Nililigod ba sila sa Diyos? Ang yan, puro pa sarili lang. Anong pakinabang ng Diyos sa kanila? Di wala. Sila paminsan yung mga ano, maingay dyan, mag-iinuman pa dyan, mag-iayabang dyan. Ang sarili lang, walang nang-oppress pa. So kaya ang Diyos, ang chosen vessel niya, madalas again, hindi lagi. So mayroon tayo masabi sa Bible na ginamit niya na talagang talino din, mayaman din. Like David, Paul, okay, Solomon, yung mga exemption skills din. Pero madalas ay hindi. Kilala niyo yung mga propeta, mga ordinaryong tao. Si Amos, sino ba ba? Ezekiel, si Samuel, inaampun lang siya dun eh. Si Noah, wala namang sinabing ano si Noah. Si Daniel, yeah, medyo loyalty yun, pero still, ginamit siya ng Diyos. Kaya tingnan niyo ang katabi niyo. Sabi niyo, may pag-asa ka pa. Amen? Oo, oh, yun totoo. Pero huwag ka rin makipag-compete. Ito naman yung problema. Yung ibang Kristiyano ang problema, nakipag-compete naman. May nagsabi sa akin nun eh. Yung mga hindi, anak nga ng tawag nila sa lahat ng taong hindi anak ng Diyos, anak ng demonyo, mali rin yun eh. Kaya naalala ko yun ang tawag nila. Yung mga anak ng demonyo nga, mayaman, dapat tayo rin. Sabay bigay ng third gen something-something. Hindi naman yung sinasabi dun. Sablay. So yung taong yun, nakipag-compete siya kasi anak daw siya ng Diyos eh. Dapat mayaman din ako, napahamak ngayon. So hindi nyo kailangan mag-compete dyan. Amen. Siguro, tiwala tayo sa Diyos na sa sarili nating kakayanan at sa sarili nating pinagkatiwala sa inyo ng Diyos, yung coast mo, ang tawag nila dyan coast, yung sabihin yung nasasakupan mo. Gagamitin at dapat kang gamitin at kaya kang gamitin ng Diyos. Amen? Ulitin ko ha, mga baby daw, binigyan ng Diyos ng lakas, so, takot yung kalaban. Kaya point natin dyan, He can use the lowest, weakest people for His glory. So, ano pa ba? Consider how this show much stands. So, ito pa. Yun nga, ganito. Naalala yung baby. Ano? Medyo kakaiba yun. Ano rin, sino na naman? Sinong payat dito? Si Peter, yan. Ang sumaya, si Rain. Si Rain ulit. Sino man nanalo sa suntokan dyan? Pag nakitinignan mo lang yung katawan, sigurado si Rain. Hindi mo alam, for example, marunong tumag, ano, kung fu. Basta martial arts. Hindi niya alam yun. Nakita niya lang, ang liit, ang payat. Nung susunggaban niya na, tinadya ka na agad siya sa mukha. So, anong sa palagi niyong gagawin ng malaking tao? Kung sabi natin matapang siya, pero kung katapat niya yung kasing laki niya, lalaban ulit siya. Pero pag yung maliit, matatakot yan. Ang tindi nito. Hindi, in-underestimate ko itong taong ito. Hindi ko pala kaya ito. So yung sinasabi dito na pag ang Diyos nagbigay ng lakas, talino, abog, yung kalaban mo, sa salib na ikaw yung matakot sa kanila, sila yung matatakot sa iyo. So, relate nyo na lang sa maraming ano, sa buhay nyo. Yung mga classmate nyo, gagaling sa ibang bagay, di ba? Okay lang yan. Kayaan mo rin na aral ka rin sa ibang bagay. Pero, pansinin mo, especially sa context natin, religion, tsaka sa Bible, pansinin mo, kahit ang talino nyo sa mata, sa accounting at sa science, yung tinanong, ligtas ka ba? Maraming malalaman. Tama, hindi. Hindi ka nag-soul winning, hindi mo alam yun kasi maniwala ka nalang sa akin. Pero pag ikaw, soul winner ka,
Solid yun, kita mo yun. Amen. Hindi mo kailangan mag-survey. Ayun na nga, survey mo pag nag-survey din ka. Sino kinalaman na mamaya? Itatali ko na lang ito. Pangatlo, verse 3, sabi diyan, when I consider thy heavens, the work of thy hands, the work of thy fingers, moon and stars, which thou was ordained. Gano'ng kalaki kapanginan ng Diyos? Alam niyo, gano'ng kalaki yung outer space, di ba? May ano, madalas yung sa YouTube, tsaka sa ano yung comparison, di ba? Ano yung pinakamaliit na heavenly body daw? Mga moon, mga moon ng ibang ano, di ba? Yung, ako yung mga moon ng Mars, eh, di ba? Dalawa lang yun. Hindi nga bilog yun. Pero, so, kinukumpara, di ba? So, palaki ng palaki, palaki ng palaki. Hanggang yung araw, no? Laki ng araw. Eh, may mas malaki pa. Ano pinakamalaki nga lang yung star? Yung estudyante? Hindi, star lang. Hindi kayo nagbabasa ng news feed niya. Alam namin yung iba kasi yung ano, yung infra namin dati ginamit yung mga star. So mga malakas yun, yung alimutan ko, Canis Majoris. Yan. And then yung Betelgeuse. And then yung yung pangalan naman. So sobrang laki. Ito yung star natin. Tisa natin, ganyang kalaki. Laki naman nun. Sabi dito, paano daw ginawa ng Diyos yun? Yung daliri lang ang gumawa. Sino dito nagbubuhat ng isang sakong bigas? Daliri lang. Isabihin, hindi ka nahihirapan. Ang galing ng ano ng scripture eh. When I consider the heaven, tinignan ang heaven, sinong gumawa nito? Nahirapan ba ang Diyos dito? Hindi nga, nagsalita nga lang siya eh. So, ang sinasabi dito? He created the best of the best. So, parang kanina rin, siya yung the best of the best. Yung create niya, the best din. Ang ganda. Hanggang ngayon, mga pag pinagmamasdan niya yan, inaaral ng mga scientist yan, naubos na yung mga funding doon, tsaka yung lahat ng gondo. Ano, paano nangyari yun? Ang ganda. Paano yung Saturn? Paano nagkaroon ng ring? Ang daming ano dyan. Mga theory, walang sumasakto doon actually. Kaysa may sumabay, paano? Hilera-hilera na ganun? Hindi nalang ma-explain yun. Kasi gawa ng Diyos yun. Eh, may gawa rin ng Diyos, maganda ang tao, yung eh, ganda ng cellphone. Oh. Walang kwenta yan. Kung para sa creation ng Diyos. Amen. So, ang point na naman natin dito, kung siya pala yung pinakamali, magaling siya mag-create, i-consider natin yun. Appreciate natin yun, hindi yung babaliwalayin mo siya, babaliwalayin mo yung gawain, babaliwalayin mo yung salita niya, eh napagaling niya pala. May nakuha ba? Actually, by this time, gusto kong magkaroon ng stats, no? Kasi mga katika dito, bata eh. Bigyan ko kayo ng mga stats. Anong gusto yung stats? Check natin. Gaano kalaki ang... Time pa naman tayo eh. Tum na ba kayo? So, may app ko dito. Anong gusto niyo? Gaano kalaki ang moon? Gaano kalaki? Basta malaki. How large is the moon? Sabi dito, 2,159 miles. Kilometer siya, 1,700 miles. Sino na tumakbo ng ganyan? Wala pa naman, di ba? So, yung alahala, parang nasa 73 yan eh. Sinuot ko kahapon, yung from nag-soul winning kayo sa papunta sa bahay nila, 5 kilometers. Layo na nun, di ba? Eh, yung moon, 1,700. So, laki! Gano'ng kalaki yung Earth? Ganoon lang tayo ng perspective, no? Earth. Napakalaki niya, kaya may mga flat earth. Sabi nila, flat na flat yung earth, ha? Wala namang bilog dito, ha? Eh, sobrang liit kasi natin, eh, di ba?
Pagbilog yan, ang sobrang late mo doon, kala mo flat. Sabi sa Wikipedia, 510 million kilometers, ay sorry, ano to eh? Kilometer squared. Yun ang laki niya. Laki? Tandaan nyo, 510 million kilometer squared. E gaano kalaki ang sun? Kilometers tayo. Okay, base tas na binibigay. Okay, sabi dito, diameter to. Diameter pa lang ha. 1 million din. 392,000 in diameter. 109 times wider than the Earth. Laki. Universe. Hindi, di pa nasukat po yun. Kaya gusto kong sabihin dito, sana appreciate natin ng Diyos. Amen? Makita niyo ba yung meme na ano, pag nagmamalaki na sa palagay mo, ang galing mo, ang talino mo? Makita niyo yung meme na yun? Remember, may araw lang na may naaraw na nakapoint sa Earth, napakaliit. You are here. Ganun ka lang kaliit, yabang mo. Gusto mo kayo masusunod? Gusto, papasunodin mo ang Diyos, gagawin mo yung sarili mong diskarte sa buhay mo. He created the best of the best. Ang Diyos ang nag-ordain. Pag sinabi in-ordain niya yan, talagang, tawag dito, sinet niya yan eh. Kaya hindi sumasabog yan. Kasi usung-uso din yung ano, di ba, yung sa meme line, yung paano daw nagmo-move yung Earth sa Sun. O syempre, pa ganyan lang. Eh, paano nagmo-move yung Sun sa Milky Way? Yung tanong. Syempre, nagmo-move, habang nagmo-move yung Earth sa Sun, yung Sun nagmo-move sa Milky Way. Kaya, komplikado, mga ganun eh. Paano ginawa yun? At pag meron pa tayong kinonsider, yung maliliit naman, for example, yan, yung Earth. Yung Earth, inaral mo yan, paano sinusupport ng life yung Earth. O yung Earth yung life. Paano nabubuhay yung mga, lahat ng living things dito, paano? Yung balance ng chemicals dyan, yung tamang temperature, lahat yan saktong-sakto, hindi yan sinambahan. Kaya hindi tayo naniniwala sa Big Bang. Malukuhan yun. Hindi nagkakaroon ng order sa chaos. Baliktad. Pwede magkaroon ng chaos sa order. May order dito. Kunwari ito, ayos na ayos, di ba? Sinira mo, pwede yun. Ay, bakit may basag na cellphone? Kasi kanina, ang ayos yan. Pero yung chaos, kunwari, nilagay mo lahat ng parts ng sa kahon. Inalog mo, tapos naging cellphone. Imposible yun. And then yung plants, nakakamangha yung plants. Alam nyo ba na kaya hindi tayo magugutom eh. Kahit yung mga tumutubo kung saan-saan dyan, iba pala dyan nakakain eh. Alam nyo ba yun? Eh, kung lang totoo yun, pero nilalabasan na naman sa newsfeed ko, yung mga common grass pwedeng kainin. May luto dyan, huwag yung subukan, hindi nyo alam. Pero nakakain. Ganon kabuti yan, hindi ka magugutom. Sa alalad, ang tataas na naman ng grass doon. Ano pa? Animals. Ano yung pinaka magaling na animals na paborito nyo? Huwag dinosaur. Seagull. Hindi kayo sa Peppa Pig, ha? Seagull. Bakit? Ano kaya? Pagalingan, ano? Kasi po, nakakalaman sa yung tubig at the same time nakakalingan pa. Ah, okay. Baga, dual environment. O, may tatalo ba seagull? Manok. Oh, number one po ang manok sa buong mundo. Siya yung kinakain. Ano ba? Ano lalaban nyo dun? Lion. Lion. King of the jungle daw. So matapang, malakas. Elephant daw. Bakit elephant? Malaki. Ano, itatalo ba sa elephant? Kaya nakakamangha lahat yan. Patbalisin ko na lang. May kanya-kanyang galing sila. Pero kailan lang, nag-uusap kami ng boss namin. Medyo na-inspired ako. Pailalo niya sa akin ito pag hindi ako pumayat. Kaya sabi niya,
ang pinakamatindi pala sa mga lahat ng hayop is tao sa pagtakbuhan. Sino pinakamabilis tumakbo? Sabi, si cheetah daw. Diba? Pero, pag malayuan, hindi kaya ng cheetah yung kaya ng tao. Subukan nyo nga. Yun ang totoo. Obviously, hindi basta tao. Hindi ako. Ha? Ibig sabihin yung pinaka-healthy na tao, ipakumpara mo sa pinaka-healthy na cheetah. Mauuna yung cheetah sa umpisa. Pero yung tao mas malayo. Ganun daw tayo kalakas. Sabi, according to research. Ganun na. Pababae pa yan. Tindi ako eh. Mas matindi yung lolo ko. Hinabol siya ng pinagkakautangan niya. Hindi siya naka, hindi siya inabutan eh. Ang ngiti. Yes na. Naka-points ako. Well, anyway, pinapatawa ko lang eh. Pero napakagaling ng tao. Kaya point number 4, doon tayo mag-focus sa tao. Itong chapter ito, simula sa verse 4, so pinakita sa atin, grabe ang Diyos sa mundo, ginawa niya ang heaven, earth, pinalakas niya yung mahina, grabe yung kalawakan. Pero yung pinakamatinding creation niya, pinakang maganda. Ay, maganda yung mga ibon, yung ano, matindi yung tao. Kaya sabi niya, what is man? Ay, sorry, ano ba tayo dyan, no? Yeah, so, pag tiningnan daw niya, ang daming create ng Diyos, bakit daw, sino ba yung tao? That thou art mindful of Him. But ang Diyos, kahit tingnan mo yung Bible, ang gusto niya lang, ang consider niya, tsaka yung focus niya, tao, hindi panok, di ba? Hindi ba? Ang pinofocus niya, yung mga tao. Yung mga baka, pinakain ng tao. Yung tao, kinakausap niya, hindi lagi, pero yun ang in-instruct niya. Concern siya sa tao. And the Son of Man, tao din po yun. That thou visitest Him. Sino bumibisita dito kanina? Ba't mo binibisita? Kasi friend mo, mahalaga sa kasanya, gusto siya makausap. Ang Diyos, binibisita tayo. Doon siya pinapalo, pero binibisita. Ibig sabihin, importante tayo sa Kanya. For thou hast made Him a little lower than the angels and hast crowned Him with glory and honor. So, ginawa daw sa tao, sino mas mataas? Ang tao, angel. Sino mas mataas? Tao, angel. Ayun, nakalagay na nga eh. Sino mas mataas? Yung angel o tao? Angel. Yeah. Pero, konti lang. Kasi alam po yung angel, kasi ganito yan. Even sa Bible, kitang-kita natin, ano ba yung angel? Lumilipad yan. Diba? Malakas yan. Natapos lang natin last Thursday, di ba? Sino yung pumatay sa army ng ano? Angel. Isa lang. Isa lang, bad. Sa Egypt, sino yung pumatay sa mga panganay? Kaya ba ng tao yun? So, alam natin hindi at napakakapangyarihan ng angel, pero ang sabi dito, konti lang tayo. Ibig sabihin, kaya nga, ibig sabihin, kasi sabi dito, dapat ma-appreciate din natin yung gawa ng Diyos tayo yun. Huwag niyong ace mo lang yung sarili nyo. Lalo sa madalas yung mga, yan, pag mahirap ka, may Diyosyonga-syonga ka pa. Ang hirap minsan encourage yung mga ganyan tao. Iba naman, masyadong mataas ang ere. Ang pastor talaga, ganun ang trabaho eh. Yung mga ano, tinataas yung mga baba, yung mga taas binababa. Para matuto. So, yan totoo sinasabi ko. Kaya ito yung ating isa sa mga lesson natin, main topic natin dito. Huwag kang, again, tingnan mo alin yung kapatabi mo. May pag-asa ka pa. Yan yung sinasabi dito. Hindi nga lang may pag-asa ka pa, gagamitin ka, pwede kang gamitin ng Diyos. Alam niya, nasa isip ko lagi kayo kung paano tayo gagamitin ng Diyos. Paano kayo matalino later, kasi kayo yung ano, nasa 7 years pa lang tayo eh. Kung sakaling tayo pagpalain ng Diyos hanggang 2,000, kunwari, malabo naman sa baptism, pero pwede, nangyayari po yun. Eh. Sino yung gagamitin ng Diyos? Ako lang ba? Kayo na yun. Kaya dapat mag-mature kayo. Itong nitingnan ko kayo, pinakahuling batch dito, yung ampers eh. And then yung second to yung mga nasa middle, of course, pinakauna, sinasanyo, daddy, kami. And then, yan na. Sila DM, si Pame, si Pamela na natira. Sa batch nila, di ba? Then, yan sila, mga Roble, and then next, yun na, nawala na iba.
Pero pansinin nyo, kung maayos yung mga first batch, maayos din yung mga susunod dyan eh. Nagtutulungan tayo para yung mga next na mga member gagamitin ng Diyos, maayos. Amen. Ganun po yan. Kaya magpagamit tayo. Hindi tayo dapat ano, sa soul winning tsaka sa pag-aakay para tayo ang tago pasto dyan eh. May terms dyan yung kibit balikat ba yun eh. Bantulot. Ang ganda ng gawain natin, nahihiya ka. Late-late ka, huwag na tayong soul winning muna ulit. Come on. Ganon. Ako, ganon din nasa utak ko kahapon. Aminin ko sa inyo kasi nga, nangihina ako. Ang sakit ng ulo ko nung Friday pa lang. Hindi ako nakapagdala ng gamot. Ayaw, mag-soul winning. Kayo na lang. Inaisip ko, baka matisod naman itong mga to. Diba? Ganon talaga. Pagpasto, wala. Kasi pasto, tinamad na naman. Diba? Kaya pinilit ko yung sarili ko, ayun. Asa ba tayo? Ayan. So, kaya point number 4. Kahit napakadakila ng Diyos, yung ginawa niya, at ginagamit niya yung mga hina, pinapalakas niya, pero ang focus niya sa tao. Nasabi niya, thou made him to have dominion over the works of thy hands. So, ang daming kinate ng Diyos, sinong ginawa niyang manager? May bundok. Ano yan? Ginawa niya yung kabayo. Sino mas malakas, kabayo o tao? Ha? Sino nagsabing tao? consider everything, di ba? Talino pa lang eh. Nabanggit ko kasi yung tao daw kahit sa takbuhan, pag nasa kondisyon, talo pa niya yung mga ano. Pero idagdag mo pa yung talino ng tao. Sabi sa James, di ba? Lahat ng hayop na domesticate na yan ng tao, ibig sabihin magaling talaga yung tao. At sinabi sa Genesis yan. Sabi sa Genesis, yun nga, binigay sa kanya yan. Have dominion, di ba? Over the fish of the seas, fowls of the air, yung cattle, tayo yung boss sa mundo. Okay? So, ibig sabihin nito, so kung nakukuha niyo yung aking drift, no? Dapat i-consider natin ng Diyos, appreciate natin ng Diyos, kasi hindi naman tayo iniwan na parang baliwala lang sa Kanya. Nakita niyo ba yun? Kasama tayo sa plano niya. Amen. Sa kumpanya, ganyan yan. Pag ano, yumayaman yung mga boss, yung iba, ang tawag, na, tawag sa atin, rank and file or downline ba tawag niyan? Hindi. Rank and file. Yung ibang tao, yung mga boss, yumayaman, yung mga ano, tinatanggal. Kawawa naman. Di ba? So, ang Diyos hindi ganun. Kasi, kasama ka sa team eh. Dapat lahat kayo pinagpapala. Pag ang Diyos ay naitaas, nangyayari yung dapat niya mangyari sa earth. Kunwari, sa palagay niyo, hindi tayo kasama doon, tayo magpapalain. Kahit sa mga bansa, pansinin niyo yung mga bansang maayos nga kasi. Kasi na-establish sila. And then, year by year, decade by, maayos yung policy. Walang siraulo, hindi nakapasok yung maling policy. Ano. Umuunlad yan, pag ganun yan. Masipag yung tao, na-utilize na maayos. Ganon din sa church, ganon din sa kahit saan. At sabi pa dito sa Genesis 1:27, sabi dyan, bakit siya nakafocus sa tao? Eh kasi naman, makibasa niyo to, ready, go. So God created man in His own image, in the image of God created him, male and female created. Ayun, so hindi basta creation tao, creation pa rin tayo, pero in His own image. Ibig sabihin, kamukha natin ng Diyos. Amen? Amen. So talagang kakaiba tayo. Hindi tayo, ang Diyos na hindi parang aso, hindi parang siyang mga Diyos-Diyosa ng mga Hindu, ganun, di ba? Egypt, mga ewan. Ang Diyos, kamukhang kamukha natin, lalo lalaki, yung nasabi sa Bible. Ngayon, kaya dapat natin i-consider yun, na hindi tayo iniwanan ng Diyos na parang hindi mo siya ma-appreciate kasi kala mo selfish siya na parang saan ba yun? So ito po yung mali yung ano no? Sinabi yung kinote po yung from 4 to 6 sabi niya, but in other place sa Hebrews ang tinutukoy dito sa chapter 1 pa lang hanggang dito si Jesus yan. Sinabi ito, but one in certain place testified saying that what is man
that thou art mindful of him, kanina, di ba? Or the Son of Man, that thou visitest him, thou made him a little lower than the angels, and crowned him with glory and honor, so halos pareho, and thee set him over the works of thy hands. So, di na sinabi yung cattle, fish, sinabi sa Psalms 8. Sabi dito, thou hast put all things in subjection under his feet. For in all he put all under subjection under him, he left nothing that is not put under him. So, pansinin niyo yung ano dito, nag-shift siya. Kanina, sa ang pinag-uusapan sa Psalms 8, tao in general, pero dito, si Jesus. So, gusto ko sabihin dyan, talaga may focus siya sa tao kasi yung anak niya, tsaka siya, magkamukha tayo. Okay? Again, hindi tayo Diyos ha. Pero may comparison tayo kay Jesus. So, tapusin na natin. So, appreciate ba natin ng Diyos? Paano man appreciate ang kahit sino? Yun nga, siyempre, again, yung mga ano, matalino, mayamang, kunwari, malakas, mabuting ama, kung ano man yan, mabuting ganyan. And then, pero pag wala kang pakialam ka sa kanya, kung wala naman din siyang pakialam sa'yo, di ba? Sabi nga nila, nakikinig mo ba kayo? People don't care how much you know until they know how much you care. Amen? Sa Tagalog, walang pakialam yung tao sa iyo kung di na, kung wala ka nang pakialam sa kanya. Kanila. At or kung may pakialam ka, hindi nila alam. Kaya ganun tayo soul winning, ganun tayo sa church. Salamat sa Panginoon, alam natin may care siya sa atin. Amen? Alam natin yan. Niligtas siya tayo. At kahit dito, pag nagtsatsaga ka, nagtatabaho, nagtatapat, alam natin pinagpapala ka din. May duda ba kayo doon? Sino may duda doon? Ay, pastor ako, parang hindi eh. Baka hindi mo lang alam. Sino? Sabihin ko sa iyo, gano'ng ka pinagpala. Hindi ako mambobola. Talagang hiyaanan natin yung nangyayari sa buhay mo. Kumpara ko ito sa iba. Balik tayo sa Psalm. So, tapos na tayo. Sabi dito. Eh, sabi doon. Yan. So, tayo din yung boss sa earth. Pero ang Diyos ang boss sa lahat ng bagay. Kaya inulit lang sabi ko, oh Lord, our Lord. So, dapat ang Panginoon, yung personal sa atin, hindi yung basta may Diyos, basta may Diyos, may Panginoon. Parang hindi mo siya kinakausap, hindi mo niya alam kung ano yung gusto niya sa'yo. Hindi dapat ganun dapat. Ito yung Diyos, siya'y aking Diyos. At inulit nga, how excellent is thy name in all the earth! Huwag tayong papayag na, hindi, kayo, may Diyos kayo, kami, wala eh. Kami, Diyos namin, ano, baka eh. Huwag tayong papayag ng ganun. Alam natin, mali sila dun. Kasi sabi dito, ang Diyos ang pinakamatindi sa lahat ng mundo. At pati universe nga. So, appreciate natin siya. Hindi tipong pwede ka i-block ng mga Muslim. Eh, Jesus kayo, kami, Muhammad eh. Allah, anong gagawin natin? Kung alam mo yung sinasabi sa Bible at maniniwala ka at inaadal mo yung mga bagay na to, wala naman yun eh. Sino ba si Allah? Pinauso lang yun ni Muhammad eh. Tsaka according to some research, Diyos-Diyosan daw yung Allah eh. Na ano nila, kasi nahuhukay nila yun, yung mga, ano yung pangalan sa nanggaling. Trinase nila yung pangalang Allah. Isa pala daw yun sa mga Diyos-Diyosan nung time na yun. Eh syempre, iniba na ni Muhammad yun. Okay, tali natin ha. So, na-appreciate ba natin ng Diyos? Dahil sa mga baguhan. Alam ko exactly ang dating sa atin ito eh. Either, yeah, pag di masyado nakikinig. Eh, sinasabi mo yun. Kasi sabi sa Bible eh. Para sabi totoo yan. So, obviously, kailangan dito yung ikaw, participation mo din. Kung may tanong ka, i-pursue mo yung tanong na yun. Hindi ko kaya sabihin lahat ng lamang ko din. Download nyo lang. Shhh! So, yung aking zealous na sa Panginoon, automatic, ganun na rin kayo. Hindi ganun eh. Kailangan nyo rin tuklasin. Pwede kayong magtanong. Pwede kayong magduda, nasa inyo yun. Pero, may tamang dahilan may pagdududa mo. Yun ang tanong. Amen? Amen. Dakila ang pangalan ng Diyos sa lahat. Amen. Dahil number one, siyang pinakamagaling sa lahat ng bagay. Siya gumawa ng lahat ng magandang bagay. Ginagamit niya pa yung mahihina. Ginagawa niyang natatakot pa yung malakas. Gaano kagaling yun? Nalalaki yung point dito. Ito kunwari. Itong si Peter at saka si Rain. Kung gusto kong kumbaga sa wrestling, kanino ako kakampi dito? Siyempre sa malaki na agad. Madadalian ako. Hindi ako mahihirapan.
Di ba? Pero kung gusto kong manalo to, kailangan kong i-train yan, kailangan kong pakainin yan, kung anong kailangan gawin, mas mahirap. Yun yung isa point na nakalimutan ko kanina eh. So, pero yung Diyos nga, ginawa niya yun, nag-trouble siya na palakasin yung mahina para matalo yung malakas. So, gano'ng kalakas nun? Gano'ng kakatalino nun? Kung yung mahina, pinalakas mo. Ang lakas mo nun! At kahit dito sa, again, context ng church, tayo, konti natin dito kung naan, lami nila. Ano, Catholic? Sinong panalo? Depende. Saan ba? Pinag-usapan natin. Sa, may kalooban ng Diyos. Paano natin malalaman na tayo yung tunay na lingkod ng Diyos saan hindi sila, sila hindi? Kaya ba nilang patunayan? Sa Facebook ngayon, talagang kanya-kanya kasinungalingan na rin eh. Kailan lang nagdumana naman sa news feed ko yung Katoliko daw, sabi yan. Sinasabi ng mga Protestante, ang Rosario ay wala sa Bible. Eh wala naman talaga, sabi nila. Pero ang Bible ay wala din sa Bible at ang Trinity wala sa Bible. So ginagamit din nila yung mga tamang ano eh. Diba, totoo rin yun eh. Hindi lahat ng wala sa Bible ay hindi nasa Bible. Ibig sabihin, pwede ka magkita. Pero definitely yung Rosario wala sa Bible at against sa Bible yun. Yung hindi niya sinabi. At nakuha nila sa mga Buddhist yun. O syempre, nagmo-monolog lang siya dun eh. Yun ang li-left out niya dun. So sinungaling. Yan ang gusto kong sabihin. Kaya, mga kapatid, magpatalino pa kayo. Amen. Ako hindi ko nakuha yung ganitong klase ng wisdom ng ano lang, dalawang taon lang. Hindi. Tuloy-tuloy yan. Magtsaga kayo. Magtsaga kayo dyan. Umatin, mag-isip, manalangin. Amen? Amen. Eh, kaya nga pinapatila si Pastor dito para may witness tayo dito. Alam niyo yun, ha? Yung mga narinig yung testimony ni Pastor sa akin, di ba? So, wala akong sinasabing, ano, unang attend ko doon. Sigurado ka, Pastor ko. Wala. Walang ganun sa atin dito. Nagkakaalaman lang kung sino yung magtatapat talaga. Amen. Mananatili. Kahit gano'ng karaming problema sa buhay, pagsubok, at yun nga, katulad niya, pati school, aalisin ka sa church. Sumuko ka naman. Anong gusto mo? Maging cum laude ka. Anong gusto mo? Okay, let's pray. Final, maraming salamat sa iyong masalita. We pray na naintindihan po namin ang lesson sa Psalms chapter 8. Saan tinataas ang inyong pangalan, hindi dahil sa kanong bagay, nakita namin yung ginawa. Dakilang mga bagay, kayo pinamata sa lahat, dakilang ginawa nyo. Even ang mga mahinang bagay, maliit, pwede nyo pala kasi dahil nga napaka makapangyarihan nyo, matalino sa lahat. At panghuli, Panginoon, ay pwede namin appreciate dahil hindi nyo kami iniwanan na nilepot nyo kami na yes, makakapangyarihan kayo, and then kami ay parang baliwala lang, no. Kami po ay nag-focus kayo sa amin, even in the olden times, mga lingkod nyo, Lord, na pinakilala kayo sa mga tao, hindi lahat na napalataya, pero marami po na napalataya, ang ginamit nyo na nakapta nilang victory sa kanilang buhay, especially sa kamatayan din, sa langit. So I pray, appreciate namin kayo, Panginoon. Lagi kang magtapat sa inyo, Panginoon. Kung may sakaling pagsubok din, of course, pasok din yan. Dahil kayo ang aming Panginoon at Ama, kayo makapangyarihan sa lahat, pwede kami lumapit sa iyo. Kayong kuprotekta, Panginoon, yung talino, favor, Panginoon. Nalaman po, Lord, gamitin niyo ng church para sa mga bawat isa na mahina pa, pero gustong magtiwala sa inyo, Panginoon. Nalaman po, Lord, basbasan niyo namin kakainin, nasa lasang nagluto. Masmasan niyo po ito sa aking kalakasan, sa fellowship, magabayan niyo ang bawat isa, kaya sa lasang resulta kahapon. At kailangan po, Lord, masmasan niyo kami hanggang hapon na completion ng araw na ito, Lord. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.